basahin ko muna ang salita ng Panginoon in Awit 103 verses 1 to 4. Sabi dito, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ay magsipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mabubuting gawa. Church, may ginawa ba mabuti ang Diyos? Amen! Na siyang nagpatawad sa iyong lahat na mga kasamaan, na siyang nagpagaling sa iyong lahat ng may sakit, na siyang tumubos ng iyong buhay sa pagkapahamak na siyang nagputo sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. Kapatid, pinagaling ka ng Diyos. Pinatawad tayo ng Panginoon. Kinahabagan tayo ng Panginoon. Iningatan tayo ng Diyos. Kaya purihin natin ang Diyos. Utusan mo ang kaluluwa mo na mapuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya naman, Panginoon, ikaw ay sapat at higit pa sa bawat buhay namin. Purihin ka, Yahweh! Come on, church! Let us sing! Sa kawalan, pagpapalamoy, laging laan, di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Kapasama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi. Pwede bang sabihin natin to sa ating Panginoon? O nagpakabuti, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, ang biyaya mo'y sagana at tumaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Sa kawalan, pagpapalamoy, laging laan, di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awin. Pagkat Diyos ay mabuti, o napakabuti. Ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, ang biyaya mo'y isang ka na at umapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong nangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol. Pwede bang itaas natin ang ating kamay para sa Panginoon? At higit pa, ang biyaya mo ikana at tumapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Salamat, Panginoon. Tutin o Diyos. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, ang biyaya mo'y sagana at tumaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang.
sapat na. At higit pa, ang biyaya mo'y sigana at kumapaw. Sapat na, at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang nang mahiling pagkagdag. Ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang nang mahiling pagkagdag. Ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang nang mahiling pagkagdag. Ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Sabay-sabay natin taas ang ating Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng pagpuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Purihin ka, Diyos! Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng pagpuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Oh, kataas-taas ang kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng pagpuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat, karapat-dapat kang tumanggap ng pagpuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat ka, O Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng pagpuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Panginoon, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Kapwa. Sumamba ka naman. Sa araw na ito, ito yung pagkakataon natin na maibigay sa Panginoon lahat-lahat sa ingat ng ating Panginoon, sa pagpatawad ng Diyos, sa paggabay, na nawa ko, utusan mo ang puri, utusan mo ang lahat ng meron ka, na meron ka sa iyong puri, na magpuri sa ating Panginoon. Huwag mong hayaan, Church, na matatapos yung service na ito na hindi ka nakapagbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Huwag mong hayaan na titingin lang tayo dahil ngayon tayo ay magbibigay ng pasasalamat, magbibigay ng pagluwalhati, magbabalik sa Diyos, napapuri, tumba. Salamat, Panginoon. Oh, come on, Church, pwede bang ibigay natin yung the best ng pagsamba at ating Panginoon? Come on, Church, huwag ka maiyan na ibigay lahat yan para sa ating Panginoon. Oh, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Lahat ng meron kami ngayon, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo, Panginoon. Lord, maubos man yung tinig namin. Lord, mapagpawisan man kami, maingitan kami, naman ito sa iyo, Panginoon. Lord, nais ka namin, Panginoon, na sa iisang puso may awit ng papuri sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon.
sa'yo. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng nilikha. Ang aming bahay pinupuri ka. Ang aming puso ay isa, umaawit. Come on, church. Sa'yo. Lift up your voice to the Lord. Mapalad ng bayan na iyong ibinukod, at mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila ang aming puso ay isang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ka, mapalad ang bayan na iyong ibinukod, at mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Hallelujah.
we lift our hands to the Lord, Church. Pwede mo bang sabihin yan sa Panginoon? Lord, kami ay susunod sa iyo, Panginoon. Kami ay mapupuri sa iyo sa anumang sitwasyon, Panginoon. Come on, lift up your hallelujah to the Lord. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Mapalata bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa amin. Pagpupuri ikaw na, O Diyos, mapalad. Mapalata bayan na iyo ipinukol. Mapalata bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa amin. Magpupuri ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang. Ikaw. Walang imposible sa'yo.
makapangyarihan. Ang Diyos namin ay tunay na makapangyarihan. Hallelujah. We declare it. Na ang Diyos namin ay walang kaparis, Lord God. Salamat, Panginoon, because you are our God, Lord. Tunay na ikaw ay higit pa at sapat na, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Sapat ka na, Lord. Wala na kaming hihingin pa, Panginoon. Dahil ikaw lamang kasama namin, Panginoon, tagumpay na, matagumpay na ang aming mga buhay. Kaya, Lord, maraming salamat, O God. At sa oras na ito, Lord, salamat sa pagpili mo sa bawat isa sa amin na naririto, Lord God. Kapatid, pinili ka ng Diyos kung bakit ka nandito ngayon. You are chosen by God. Sa dinami namin ng tao, pinili ka ng Panginoon. Kaya, pasalamatan mo ang Diyos. Salamat, Lord. Hindi man kami karapat dapat, but Diyos, O Lord, salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming pinili, O God. Sa oras na ito, Lord, hayaan mo, Panginoon, na ma-value namin ang oras na ito, O God. Pahalagahan namin, Panginoon, hindi namin masayang yung pagkakapili mo sa amin, O Lord. In Jesus' name, O God. Sa oras na ito, Panginoon, hawiin mo lahat ng balakid, Lord God, sa aming pakikinig. Imulat mo ang aming mga mata, Panginoon. Hawiin mo ang antok, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name, buksan mo ang aming spiritual na pandinig. Marinig ka po namin sa oras na ito. Mangusap ka po sa aming kalagitnaan, O God. We welcome your presence in this place, O Lord. Touch every hearts. Touch every lives, O God. Transform every lives, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name, O God. Hayaan mo, Lord, na ma-experience namin, ma-witness namin your miraculous power, Panginoon, sa araw na ito, O God. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Move and work, O God. Sa bawat dalangin ng iyong mga anak, sa bawat dalahin, Panginoon, alam namin, Lord, that you are already working, Panginoon. At ngayon pa lamang, sino mang may karamdaman, O God, we claim the healing, Panginoon. Heal, Panginoon, lahat ng may karamdaman sa oras na ito. Kapatid, kung ikaw ay may karamdaman mula ulo hanggang paa, physical o spiritual, i-claim mo ang kagalingan mula sa Panginoon. In Jesus' name, ngayon pa lamang, ikaw ay magaling na. Pinagaling ka na ng Diyos natin na buhay at makapangyarihan. Believe, kapatid. Believe in the Lord Jesus Christ who created the heaven and earth, our Savior, O God. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na yan. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. At sino man, Panginoon, ano mang kinakaharap ng bawat isa, katagpuin mo po, Lord God. Katagpuin mo po, Panginoon, ano mang problema, ano mang kabigatan, we know that you are the answer, O God. Kaya, Lord, sa iyo kami sumasandig, sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. In Jesus' name, O God. Kaya ngayon, Lord, hayaan mo ng bawat isa sa amin ay makafocus sa iyo, sa aming pakikinig, Panginoon. Tunay na manampalataya, ipakitang tunay yung pagtitiwala na sa oras na ito gawin naming banal, O God, na hindi namin pakikinggan, hindi namin iisipin, Panginoon, yung mga kabalahan sa mundo, yung mga pag-aalala. But Lord, pakikinggan namin ang iyong mga salita, Panginoon. In Jesus' name, because we know, Lord, na as we pray, you are already working. Kaya Lord, kami ay tutuon sa iyo. You are in control of everything. Kaya Lord, ikaw yung karapat dapat na purihin sa araw na ito. Ito yung sa iyong araw, Lord. Hayaan mo, Panginoon, bigay namin yung the best para sa iyo, God. In Jesus' name, O God. And once again, bless mo po, Panginoon, ang aming mensahero sa araw na ito. The life of our pastor, the bishop, Panginoon, at si O.G. Paliparan. Bless him, O God. Bless him, O Lord. Let the double portion of your anointing be upon him, Lord God. In Jesus' name, O God. Speak through him, O God. Gamitin mo siya bilang instrumento mo na patuloy na magbigay impact sa buhay namin, Lord God. Ang iyong mga salita, Panginoon, makapagbago ng buhay, Lord God. Makapagbigay ng kagalingan sa bawat isa, O God. In Jesus' name. Once again, give him the boldness, the courage, Lord God. Everything he needed to share your word this morning, O God. In Jesus' name, O God. Maraming salamat po. Kiniklaim namin, Panginoon, ang pagsama mo sa buhay ng aming pastor at sa buhay ng bawat isang makikinig sa araw na ito, O God. Punuin mo kami, Lord God, ng iyong mga salita sa araw na ito, Lord God.
ang kinin namin ng mga salita mo ay nagmumula sa iyo at para sa aming personal, O God. In Jesus' name, O God. Salamat po, Panginoon. Muli, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na parangal. Kapatid, ibigay mo yung pagpupuri sa Panginoon, yung the best na nararapat sa Diyos. Siya ang nagbigay ng buhay, siya ang nagbigay ng lakas, siya ang nagbigay ng trabaho at hanap buhay sa iyo. Siya ang may lalang sa atin, siya ang nagbibigay ng walang hanggang buhay. Kaya kapatid, purihin mo ang Diyos sa makapangyarihan. Mahina pa yan magpara sa Diyos, kapatid. Mahina pa yan magpara sa Panginoon, itodo mo. Hallelujah, we give you praise, we give you honor. Tanggapin mo ito, Panginoon, maging mabangong samyo sa iyong harapan, O God, ang pagpupuring ito, O Lord. Salamat po sa iyo ang parangal. This is our prayer in the mightiest name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. 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 Magandang umaga pa muli sa bawat isa. Dito po, may mga upuan pa dito sa harap. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Salamat muli sa pagkakataon na tayo po ay naimulat ang ating mata at nakapagpuri pa, nakapagsamba, nakapagpasalamat sa Diyos na tunay na dakila at napakabuti po sa mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Palakpakan po natin si Lord. Dito po, mayroon pa rito mga upuan sa harap. Ayan, so magandang umaga. Ito tayo po ay pagpapatuloy natin. Dito po tayo magtatapos sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos ng paglilingkod ng Panginoon. So ito po, ipagpapatuloy natin. Despite of, nakita natin ang ating Panginoon, no? Siya po ay Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagmamahal sa atin, at nakita niya na ang mga tao ay mapapa-impyerno dahil sa kasalanan, pero mahal tayo ng Diyos dahil siya ang lumikha sa atin. Siya lang may concern sa atin. Binigay niya, nagkatawan tao siya sa katauhan ni Kristo. Amen? At siya po ay naglingkod para sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan, na walang mapahamak, na kung maunawaan natin, ma-enjoy natin ang buhay sa mundong ito. Na dahil sa kasalanan, talagang mahirap mamuhay. But if we acknowledge God's way, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except by me. So binigay niya si Jesus at ang kanyang mga salita para matutunan natin yung pamumuhay na sumusunod, nagtitiwala sa Kanya, na kahit nandito tayo sa magulong mundo, makasalanang mundo, ma-enjoy natin ang buhay because we have God. Meron tayong koneksyon sa ating Diyos. At ito po, sa ating paglilingkod sa Diyos, tinawag tayo, we are called to serve God well. Ang paglilingkod ay hindi lang basta paglilingkod, tinawag tayo para maglilingkod ng tama at maayos. At si Jesus Christ po, ang pinakamagandang halimbawa ng paglilingkod, kung paano maglilingkod ng tama at maayos. Nakalugod-lugod sa ating Panginoon na sa kabila ng paglilingkod ay marami talagang despite of maraming kinakaharap, maraming balakid, marami tayong susuungin. Pero nakita natin kung paano si Jesus Christ naglingkod para sa kaligtasan natin at buhay na walang hanggan. Nagtapos siya ng matagumpay. Masaya siyang nagtapos sa kabila ng binatang niyang hirap na dapat nating danasin. Nabayaran ng ating kasalanan na wala tayong ginawa. All we need to do is to trust, to believe in Jesus Christ, binayaran lahat ng utang natin at lahat ng hirap. Amen? Insulto, lahat tinanggap niya yun nung siya po'y binigay niya ang buhay niya sa krus para sa iyo at para sa akin. Amen? Kaya nandito tayo ngayon. Amen? At kinikilala natin yun, pinasalamatan natin yun. At we are called also to serve God. Nais ng Diyos na hanggat maari ang lahat ng tao ay mga ligtas. But ito ay choice. It's up to you despite. Amen? It's up to you. Sa tao, kung shame man naman pala tayo sa Panginoon. But truly, God loves us so much. So despite of, ayan, ito pa yung ating text. Once again, I encourage each one of us to basahin nyo po yung John chapter 6, the whole chapter, basahin nyo po yun. Para makita nyo po yung somehow, yung ating pinag-aaralan at makikita natin yung mga ginawa ng Panginoon at sa senaryong ito, napakaraming taong sunod ng sunod sa Panginoong Yesus. Napakarami, libo sila sumusunod sa Panginoon. At nung sumusunod sila, maraming miracle na ginawa ang Diyos. Maraming miracle na ginawa ng Diyos. Pero ang Diyos, siyempre gusto niya maligtas lahat yon. He served para maligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan. Pero dumating sa punto na sinaway ng Panginoon. No, God, the Lord Jesus Christ criticized every people.
pinuna sila ng Panginoon na nakita ng Panginoon yung kanilang pagsunod. Na bakit sila sumusunod sa Panginoon? Ang daming taong sumusunod sa Kanya. At nakita niya yung mga sumusunod sa Kanya ay parang sinaway niya talaga. Ang sabi niya ay, hindi kayo sumusunod sa akin dahil sa mga himala o dahil sa mga, dahil kinikilala nila na si Jesus Christ ay siya na nga yung misayang hinahanap nila. At that time, hinihintay ng mga tao ang misaya, ang tagapagligtas. Amen? At hindi nila alam, na-appreciate na si Jesus Christ na pala yun. Na yung mga himala, pag tiningnan mo yung himalang mga ginawa, walang makakagawa, only God. Napatunay that Jesus Christ, talagang He is God. Siya'y mula sa Diyos at He is God. Siya'y pag sinabi ng tao, hindi naman siya tao, but siya'y tunay na Diyos at naging tunay na tao para lamang sa kaligtasan ng bawat isa. Sabagat at that time, wala nang malinis na dugo under heaven. There is no clean blood under heaven. So talagang ibinigay niya yung buhay niya. Siya na mismo nagsakripisyo bagamat siya'y Diyos para sa iyo, para sa akin, para ang kaligtasan mo at buhay na walang hanggan ay mayroong katiyakan. Amen? At nung nandun na siya, pinuna sila. Dahil ang dami eh. Sunod na sunod. Hanggang sa nagpakain ng 5,000. Lalaki pa lang yon. Sobrang dami talaga na sumusunod sa kanya. Pero sabi niya, hindi kayo sumusunod sa akin dahil sa himala. Kasi pag inunawa ang himala, ma-appreciate nila na Jesus Christ, siya nga ang Mesiya na hinihintay natin. Pero sabi ni Lord, sinusundan niyo ako dahil nabusog kayo sa kinain ninyo, nasatisfied kayo. Kasi maraming ginagawang himala sa Lord Jesus Christ. At ngayon, makita natin ano yung aral na tinuturo sa panahon natin ngayon. Napakarami rin daw taong pumapasok sa simbahan. Ang tanong na, bakit sumusunod? Bakit ka pumupunta sa church? Hindi rin, somehow, until now, na ganun pa rin na hindi tama ang motibo. Bakit pumapasok sa church? Bakit sila sumusunod, sunod na sunod sa Panginoong Jesus? Na sila pala ay, ang reason lang, ay mga temporal things lang. Hindi pala spiritual yung kanilang reason. Maraming tao ngayon na tinuturuan tayo, dapat tama ang reason bakit tayo pumupunta sa church. Not because of temporal things. Hindi para sa mga temporal benefits lang. Amen? Dapat spiritual. Ang gusto ng Panginoon, kaya tayo pumupunta sa church because we want to worship God. Gusto niyang purihin, gusto niyang paglingkuran natin siya, gusto niya na spiritual ang dahilan kung bakit pumapasok sa simbahan. Gusto nilang makilala ang Panginoon. Gusto nilang lumago sa espiritual. Gusto nilang maging matibay ang kanilang pananampalataya, pagkakilala. At gusto nilang makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. Espiritual ang tamang dahilan, ang nais ng Panginoon. Why we go to church? Kaya sa atin yan paalala. Sinakita na natin yan sa mga sumunod sa Panginoon. Napakarami nila. Pero wala sa dami. Ang hinahanap ng Panginoon, yung tamang dahilan na sumusunod. Tamang dahilan bakit pumupunta sa church. At dapat espiritual. Ang dahilan, ang tamang dahilan sa pagpunta sa church because ang Diyos, hindi sino pa man sa atin. Hindi dahil sa pastor, hindi dahil sa tao, hindi dahil sa kaibigan, hindi dahil may crush, yun, kundi para sa Panginoon. Amen. This day is holy for the Lord. Sino mang pumapasok sa simbahan at nandoon ang kanyang paggalang, itinuring niyang banal, nakita natin, sabi doon, ang buhay mo'y liligaya, ipopromote ka, you will be blessed by God. Napakahalaga ng benefits sa pang-araw-araw natin buhay kapag tayo ay tama ang dahilan as we go to church. So ngayong umaga, kapatid, alalahanin natin yung mga taong sunod na sunod sa Panginoon. Kaya nung sinabi ng Panginoon na hindi sila sumusunod dahil doon sa himala na nagpapatunay na siya ang Mesiya, siya ay Diyos, nagtalikuran lahat. Pati yung mga ibang apostol, marami yan sila eh. Natira na lang yung 12. At nung tumalikod na sila, ito ang sabi ng Panginoon kay Simon Peter. Tayo pong lahat ay tumayo. Ito po yung ating text. Magandang umaga po muli. Ito po ang response ni Pedro sa Panginoon. Nung sinabi na, kayo rin ba ay tatalikod sa akin? Pero sabi ni Pedro, nawa maging isang araw ay maging, ito rin po ay maging tayo ng bawat isa. Maging buhay natin. Yung kinakatayuan ngayon, condition ng buhay ni Pedro ay dapat maging condition din ng buhay natin. Nung sinabi ng Panginoon na, kayo rin ba itatalikod sa akin? Ito ang sagot ni Simon Peter. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Kanina pa kami pupunta. You have the words of eternal life. Nasa iyo na yung buhay na walang hanggan. Kumbaga, ang dapat hanapin ng isang tao, ang kailangan niya
nasa Panginoon na. Kaya sabi ni Pedro, eh, mayroon pa bang iba? Mayroon pa ba kami pupuntahan? May hahanapin pa ba kami? Inasahin niyo yung salita na nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po sa oras na ito. Tulungan mo kami, maging tulad ni Pedro, matagpuan mong aming buhay. We are here, Lord, for the right reason, for the right purpose again. Salamat po sa mga paalala na pwede pala mga taong sunod ng sunod sa iyo doon, Panginoon, pero hindi naman sila nanampalataya sa iyo. Hindi naman sila para sambahin ka, para kilalanin ka bilang Panginoon. At ganun din sa panahon namin ngayon, Lord, na kami ay, we go to church, oh God, pumapasok sa church. Salamat po sa paalala na dapat pala mayroon kaming tamang dahilan ng pagpasok sa simbahan. Ito ay spiritual, hindi para lang sa temporal benefits, hindi lamang, Panginoon, sa mga material things o makamundong bagay. Narito kami, Panginoon, sapagkat kinikilala ka namin, Diyos, ng aming buhay. Sapagkat narito kami, nais ka namin purihin. Nais ka namin paglingkuran, O Diyos. Nais namin magpasalamat sa iyo dahil sa kaligtasan na may katiyakan, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, ngayong araw na ito, sa aming pagtatapos, sa pag-aaral, Panginoon, ng despite of. We will serve you well, O God, despite of. Salamat po. Purihin ka, prepare our hearts, bless your people today. Sino man may mga karamdaman, sino man may mga pinagdaraanan ngayon, Panginoon, nawa ngayong umaga, likaan mo ng tunay na pananampalataya ang bawat puso at katagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa. I-prepare mo ang aming mga puso, siya sa atin mo kami. Hawiin mo lahat ng bagay na hindi nakalulugod sa aming puso, sa aming isip, sa aming kaluluwa. Hugasan niyo po kami ng iyong banal na dugo. Hayaan mong umuwi kami pinagpala, pinalakas, pinagtagumpay at pinalaya sa mga gapos ng kaaway o ng mga bagay na hindi tama. Purihin ka aming Ama sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen, amen. Sige po, tayong lahat ay maupo. Magandang umaga uli sa bawat isa. So yan po ang kwento niyan ng John chapter 6. Hinihintay nila ang Messiah at hindi nila napansin si Jesus Christ. Ibig sabihin, napakahalaga nun sa atin. Na kapag ang focus natin ay wala sa spiritual, pwedeng tatagal na tayo sa church pero hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan, hindi natin makilala ang tunay na Panginoon sa buhay natin. If we are so busy, focus on the wrong things in our church. That's why every time we go to church, dapat clear sa atin yon. That we go to church for spiritual reason. I want to worship God. I want to thank God. I want to humble myself before God. I want to commit my life sa Panginoon. Amen? Right reason, very important po yon. Kaya makikita natin, na-enjoy natin. May nangyayari sa buhay natin kapag tama ang dahilan sa pagsunod, sa pagpunta sa ating Panginoon. Tulad ni Pedro, na kahit sinabi ng Panginoon na, kayo rin ba tatalikod sa akin? Sabi niya, Simon Peter him, answered him, Lord, whom shall we go? You have the word of eternal life. Nasa iyo ang katotohanan. Nasa iyo ang salita. Kumbaga, this is it. Yun ang parang magandang maintindihan natin na our church ay walang ibang kinakilalang Panginoon kundi ang Panginoong Jesus. Bagamat siya ay Diyos na nagkatawang tao at kayong kasama natin through the Holy Spirit. Amen? Nandun na tayo sa tunay. So anong dapat natin gawin? Mamaya makikita po natin. Kaya nakita natin, kahit mabigat yung sinabi ng Panginoon na nag-alisan yung iba, pero yung mga nakaunawa, naintindihan nila kung gano'ng kahalaga si Jesus, who is Jesus is. Nakita nila that Jesus Christ, through the work of miracle na ginawa niya, siya talaga yung Messiah inaantay natin. Bagamat kilala siya na siya ay, sabi nga doon, ang tawag doon, anak ng karpentero, hindi nakabalakid yun because they know the truth. Because doon sa mga miracle na ginawa, maraming ginawa si Jesus eh. Pagbuhay ng patay, hindi kayang gawin ng tao yun. Yung 5 tinapay at 2 isda, papakainin mo 5,000, lalaki pa lang, wala pa yung mga asawa. Great miracle. Para maintindihan nila that si Jesus na nga, dumating na sa kanila, ang Messiah, ang tagapagligtas. Hindi na-appreciate nung marami yun. Kasi ang focus nila ay material things. Ang focus nila ay mga temporal things lamang. Kaya ganun po kahalaga yon. Yung pagpasok sa simbahan, may tinuturo siya, dapat spiritual para makilala mo, ma-encounter mo yung totoong Diyos na kinikilala natin. Maranasan mo presensya niya, maranasan mo ang kabutihan niya,
maunawaan natin, maranasan yung kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ito po si Pedro, na nawa, parang simple lang yung kanyang ginawa, pero makita po natin, he is in a good condition ng spiritual o bilang isang mananampalataya. Tayo po bilang mananampalataya, we are called to serve God. At ito po, patuloy kong ipaalala sa inyo, fix your eyes on Jesus. Ituon natin palagi ang paningin natin sa Panginoon. Amen? As our great example, sapagkat talagang it is true. Proven na ito. Sa maraming church, pag kami nagsasama-sama, nag-uusap mga pastor, nakikita namin, nakikita yung mga tao na nasa loob na ng church, biglang mawawala, nangihina, kasi hindi nakatuon sa Panginoon. Kaya ito po ay mahalaga, maituro. Huwag sa akin ang tingin, huwag sa membro, huwag sa leader, huwag sa mga problema. Fix your eyes on Jesus. Kung gusto mo maglingkod ka ng maayos at matagumpay, fix your eyes on Jesus. Amen? Even pastor, bibigay. Kapag ang pastor ay naglilingkod sa Diyos at hindi nakatuon sa Panginoon, bibigay. Kaya tinuturoan tayo ng Hebrews 12. Pag binasa natin yan, ang ibang salita niyan, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Jesus sapagkat sa Kanya nagmula ang pananampalataya at dapat sa Kanya din magtatapos. Hindi sa tao. Hindi dyan sa katabi mo. Amen? Na kahit may problema yung mga katabi natin o may problema sa paligid, kung nakatuon tayo sa Panginoon, hindi sa tao, nakakapaglingkod tayo ng dere-derecho. Hindi tayo pahinto-hinto, hindi tayo atrasabante sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi naranasan ko niya, minsan ko na na-share yan. Nung ako'y nung baguhan pa lang, talagang, kaya paulit-ulit ko siyang sinishare kasi yun ang nangyari sa akin. Natisod talaga ako nung ako'y bago pa lang. Talagang iniwan ko, umalis ako at lumayo ako. Pero nung nalagay ako sa bingit ng kamatayan, doon ko nakita na naalala ko yung salita ng Diyos. At nakipag-transact, nakipag-covenant ako sa Panginoon, kung kaya mo ako iligtas dito, bagamat may hirap na, pero naligtas ako na ba? Hanggang ngayon, na yun yung dahilan, napatunayan that God is alive. Nung ako yung nalagay doon sa ganung bingit ng kamatayan at tumawag, nakipag-covenant, kaya, nothing is impossible to God. Kahit nakita ko imposible na, God is able to help me. He is alive. He's a powerful God. Nothing is impossible to God. Talagang pag nagtiwala tayo, makikita natin, ma-enjoy pang buhay. At mula nung ako'y bumalik sa church, until now, nalalagi ko sinasabi, parang kahapon lang na niya. Hindi ko siya kinakalimutan kung bakit ako nandito ngayon, nakapagpatuloy. Bagamat nawala ako kasi sabi ko, saka na ako tutuloy. Kasi napupun ako eh, parang may mga something doon sa ano. Sabi ko, saka na ako babalik pag mga banal na kayong lahat. Pero ito pala yung words. Yung pala, hindi nakapix yung paningin natin sa Panginoon sa problema. Kaya parang si Pedro, nung naglalakad sa tubig, nakatuon sa Panginoon. Nung naalis ang mata sa paningin ng Panginoon, sa Panginoon, nawala ang paningin sa Panginoon, siya'y lumubog. Ganun talaga ang pinupuntahan. Sa lahat ng mga lumulubog, sa lahat ng mga nag-give up, talagang inalis ang paningin sa Panginoon. Talagang walang ibang pupuntahan kundi paglubog. At si Pedro po, hindi siya kagad tinulungan ng Diyos nung tumawag siya. Tsaka lang siya, sabi doon, pagdakay, kaagad-agad, tinulungan siya nung siya'y lumubog. Hindi siya kagad tinulungan. Nung ako ay nandoon sa bingit ng kamatayan, ganun din, hindi rin. Nung ako'y nanalangin na tumawag, kaagad-agad, natulungan din ako. Talagang ganun ang kaparaan ni Lord. Nakatayo lang talaga siya. Pag pinansin natin siya, binigyan natin, tumawag tayo sa Kanya, talagang mararamdaman mo tulong ng Panginoon. Kailangan mo ba ng tulong ng Diyos? Tumawag ka ng may pananampalataya sa Panginoon. Amen? Talagang kaagad-agad nililigtas at tinutulungan ng Panginoon ang mga tumatawag sa Kanya. Palagpakan natin si Lord doon, kapatid. Kaya sa paglilingkod natin, fix your eyes, we are called to serve God. As our great example, make Jesus as our great example in serving God. Fix your eyes on Jesus. Huwag mo alisin ang paningin mo sa Panginoon para hindi ka lumubog, para hindi ka umatras, hindi ka mag-give up, hindi ka mapagod, hindi ka madismaya. Ma-enjoy mo hanggang sa dulo. Masaya ka naglilingkod sa Panginoon. Minsan papalakpakan natin si Lord doon. Hallelujah! Sabi diyan, the Son of Man came to be served, not to be served, and give His life as a ransom of many. Ang awiting Panginoon na parito sa lupa, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at binigay niya yung buhay niya para sa iba. Ganun din tayo, naglilingkod tayo, hindi lang para sa sarili.
Inibigay natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon para makatulong tayo maabot din yung iba. Amen? Mayroon tayong care sa ating kapwa. Hindi na tayo kailangan utusan. As a true believers of Jesus Christ, ito yung ating tinutularan. Tayo ay naglilingkod, hindi para paglingkuran. Binibigay din natin ang ating buong buhay. Ang sabi dyan, ito yung ating tema, despite of, serve God. Amen? Sabihin nga po natin, 1, 2, 3, despite of, serve God. Sa kabila ng lahat, ano pa nangyayari sa iyo? Ano pinagdaraanan mo? Anong mga balakid? Anong mga rason? Despite of, serve God because we are called to serve God. And sabi dyan, kapatid, ayan, we are called to serve God. At hindi lang basta paglilingkod, ulitin ko po. Sabi dyan, klase ng paglilingkod, we learn to serve well. Dapat maglingkod tayo ng maayos at tama. And we learn to serve well by following example. Kaya ang paglilingkod na tama, kapag si Jesus Christ ang iyong halimbawa. Kapag nakatuon ang paningin mo sa Kanya, hindi sa pastor, hindi sa leader, hindi sa mga problema, hindi sa church, hindi sa material, fix your eyes on Jesus so that we can serve well because we are called to serve well. Yun po ang level na gusto ni Lord. Maglingkod tayo ng tama at maayos. Despite of, like Jesus, make Jesus our example. Ang grabe yung pinagdaanan ng Panginoon. Bit-bit niya ang krus, grabe mga sipa, suntok. Lahat yung tinulungan niya. May mga kanya-kanyang karanasan yun sa Panginoon. Pero yun pa rin ang nagpapako sa kanya. See? Ganun katindi yung pinagdaanan niya. Na bumaba lang siya bilang, bagamat siya ay Diyos, para maglingkod para dun sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pero, grabe, pinagtagumpayan niya lahat yan. Hindi man tayo nakaranas na naglilingkod, sinisipa, sumusuntok, bit-bit ang krus, dinuturaan, di ba? Grabing hirap. Pero nakita natin doon sa krus, isa sa mga salita niyang huling habilin niya ay, Ama, patawarin mo sila. Naintindihan niya yung katotohanan. Na ibig sabihin, ang gumagawa sa kabila ng kabutihan ginawa niya, binalikan siya ng masama, naraintindihan ng Panginoon na hindi, walang pangunawa yung mga tao. Hindi nila naintindihan yung kanilang ginagawa. Kaya sabi ni Jesus, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun din tayo. When people hurt us, when people do wrong to us, ganun yung ibig sabihin nun. Kung naintindihan niya lang, hindi niya gagawin yan. Somehow, may pinagdaraanan. Amen? Kaya, pinagpipray, kinukomit natin sa Panginoon. Kailangan, malagi tayo mapapalahanan that we are called to serve God and we learn to serve God well by following example of Jesus. Ayan. Ito po yung paglilingkod. Ito yung apat na bagay na pinagdaanan ng Panginoon. Pag binasa natin yung John chapter 6, ito po yung pinagdaanan ng Panginoon. Ito po yung mga despite of ng Panginoon. Jesus served para sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Jesus served despite impossibilities. Isa lang po ito sa mga impossibilities na nung sila ay sinusundan, maraming tao, napunta sila sa ilang, si Jesus Christ mahabagin talaga. Sabi mo nga sa katabi mo, maging mahabaging ka. Amen? So si Jesus Christ, nahabag siya, sabi, pakainin natin yung mga tao. Sabi ng mga alagad, paano natin papakainin? Ang dami niyan. Kahit ganito kalaki pera natin, wala tayong mabibili niyan. Nasa ilang po tayo. Alanganing lugar. Pero nakita natin, ang Panginoon ay, dahil siya po ay lubos, he served God well. Fully trust sa Panginoon. Natulungan siya ng Panginoon na yung dalawang isda at limang tinapay, pinagdami ng Diyos na kakain ng lahat ng tao. Nothing is impossible to God. Nangyari sa buhay niya yun. Kaya tinuturuan niya tayo. Fix our eyes on Jesus. As we serve God, yes, maraming impossibilities. Maraming parang imposible. Yung buhay lang natin eh. We are worthy to serve God. But because of God's grace, amen, tayo po ay ini-empowered ng Panginoon, tinutulungan niya sa paglilingkod natin. Kaya talagang mamamangha ka. Kaya pag naglingkod ka sa Panginoon, talagang it is a privilege. You will be amazed if you serve God. Kung gusto nating mamangha tayo sa Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon. Amen? Kasi tinawag tayo para maglingkod. At sa lahat ng mga naglilingkod, amen? Kasi pag binalikan natin, ngayon, napakahirap ng ikwento ng isang tulad ko, pwede pala maglingkod. Nothing is impossible. God will help you. God will support you. Nothing to worry. Even to your families.
Amen? Na somehow meron tayong mga pangarap sa pamilya, pero if you obey God and serve God, do not worry about anything. Just trust God fully. God can make a way where there seems to be no way. Walang imposible sa Panginoon. Na nakita natin yan, na sila Moses ay hinahabol sila at ito, dagat na yung likod nila. Napakarami nung umahabol sa kanila. Very powerful. Dagat na yung ano nila, na corner na sila, wala nang iba. Pero nakita natin, patuloy na nagtiwala si Moses. Papaano hinati ng Diyos yung dagat para lang sila ay iligtas. Hindi ka pababayaan ng Diyos kapag nagtiwala ka. God will make a way. Amen? Palaguin natin ang pagtitiwala sa Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan sa Panginoon. Para dun sa mga pinagdaraanan mo, sa mga inaasam-asam mo, God can make a way where there seems to be no way. Nothing is impossible to God. God is a powerful God. Talagang yan ang Diyos. Amen? Trust God. Kahit sabi mong nasa corner ka na, may pag-asa ka pa rin. Amen? Nothing is impossible to God. Ganun ka-grabe yung Diyos na meron tayo. Amen? Kaya po tayo nag-aral, we need to grow. Saan? Sa pagkakilala sa Panginoon. Sa mga panahon na mga mahirap na sitwasyon, alam natin yung salita niya. Walang imposible sa Panginoon. Amen? God loves you so much. God loves us so much. Amen? Lalo na kung nagtiwala tayo, talagang hindi tayo pababayaan. God will never leave you nor forsake you. It is true. Walang naging hampas lupang sumunod at nagtiwala ng lubos sa Panginoon. Those who trust in the Lord will never be disappointed. Hindi ako na-disappoint nung ako'y sumunod sa Panginoon. I never be ashamed. Kala ko noon magiging kawawa, baka maging kawawa ang pamilya. No. Nothing is impossible, God. Just trust. Keep on trusting. Magpakatatag tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Huwag kang bibigay. Keep God's word. Kaya masarap ang maglingkod. Kasi pag naglingkod ka, obligado kang magbasa ng Biblia. Na hindi mo alam na one day, it will strengthen your knowledge about God. Your faith. Sa dami ng problema ang kaharapin ng tao bawat minuto, bawat oras. Pero makakanindigan ka. Dahil dun sa understanding, sa pananampalatayang dulot ng salitang pinaunawa ng Diyos sa iyo. Na kailanman, kung ang mga ibon hindi pinabayaan, ang mga bulaklak hindi pinabayaan, lalo ka na, nasabi nga, kamukha ng Diyos. Kawangis ng Diyos. Amen? Kawangis ng kanyang katwiran at kabanalan. Because of our faith, totoong faith, you are righteous in the sight of God. We are holy in the sight of God. Kaya tayo kawangis ng Panginoon. Kaya hindi niya pwedeng pabayaan. Kahit utusan niya ang mga uwak, kahit ano bang hayop, kahit mga manok, nauutusan niya to serve, to bless us. Amen? Palapakan natin doon si Lord, kapatid. Kaya pinatunayan ng Panginoon, pinakita niya yung halimbawa. Kung siya'y naglingkod despite impossibilities, inuturoan niya tayo. Maraming impossibilities, but serve God despite of impossibilities. Ito po yung pangalawa na impossibility, na despite na naranasan ng Panginoon. Jesus served despite the storm. Talagang hindi sinabi ng Diyos na walang storm pag naglingkod ka. There are many, many storms sa buhay na ito. At pag sinabing storm, wag mong kalimutan, ano bang storm? To test. Storm will test your faith, character, courage, strength, vision, relationship, commitment. Kailangan mapalakas natin ito. Kasi talagang may storm. Whether you like it or not, there is storm. The storm will test our faith. Kaya yung pag-aaral, pagbababad salita ng Diyos, pagkikinig, yung pagdalo, spiritual ang reason, we will grow. At hindi nababago yung ating faith, hindi natitinag. Unshakable faith, pag yan ay matatag, yung ating karakter, yung courage natin, yung ating pananaw, hindi nagbabago. Ito, makikita natin na maraming sira ang relasyon ngayon dahil sa problema. Pag dumating problema, sira na. Kakalimutan ka na kahit ano pang nagawa mo. Nasisira itong relasyon. Yung pananaw, yung pinangihinaan. Pag may dumating na storm, pag dumating, nawawala na yung tapang, naduduwag. Yung karakter na babago, yung commitment sa Panginoon, sa pamilya, wala na, nasisira. Pag dumarating ang storms, kaya dapat matibay tayo sa storms. Bigyan ko kayo ng magandang dahilan, paano tumibay sa storms.
Gusto niyo ba? Tumibay. Pag yung dumadating ang storms, ititis yung faith character lahat yan, pero hindi natitinag. Paano? Hear and obey God's word. Nakikinig ka? Sundin mo ang salita ng Diyos. Kapag ang nakikinig at sinusunod niya yung pinapakinggan niya ang salita ng Diyos, you build a strong foundation. Binibuild mo ang strong foundation. Kaya sa nakikinig at hindi niya sinusunod ang salita ng Diyos, hindi matibay ang pundasyon niya. Kaya pag dumarating yan, storms, ito, lahat yan natitinag kasi hindi matibay ang pundasyon. So yun ang reason. If you want to have a strong foundation, hear and obey God's word. Kaya pag pinakinggan lang yan at hindi pinabuhay. Kaya kahit ang tulad kong mahinang klaseng tao, before, sa dami ng binagdaanan kong storm, I'm still standing. Our church, sa 28, 17 years, still standing. So many, many problems. Despite of, so may tinuturo si Lord. Ang sekreto, yan po ang sekreto. Kailangan matibay ang pundasyon ng buhay. The strong foundation of our life is to obey, to hear and obey God's word. Kaya yung pinapakita natin, talagang binavalue natin. That's why we need to have a focus and concentration. We need to value God's word. Kasi pag pinakinggan mo yan, hingi tayo ng tulong sa Panginoon ng maunawaan at i-apply natin yan. You build a strong foundation. Kaya sabi ng Panginoon, pag dumarating ang unos at ang ulan, nanatiling nakatayo. Marami daw ang nagkukulapse. Kaya, bakit nagkukulapse ang faith, ang karakter? Oh, nabago na karakter, nawala na yung tapang, nawala na yung lakas, nawala na yung magandang pananaw sa buhay. Tutunan nyo, how to build a strong foundation in life? Hear and obey God's word. Ganun yun. Kaya niya binigay yung salita na yan. Yan ang nagbibuild sa atin ng strong foundation. Misa pa, palapakan natin si Lord bilang papuri at pasalamat. Ito pa yun. Ito po ang pangatlong despite of na naranasan ng Panginoon siya ay naglilingkod na pagtagumpay. Sign seeker. Yung sinabi ko na sabi dito, Jesus answered, sinaway sila ng Panginoon. Binagsabihan sila, I tell you the truth, sabi ni Jesus, you aren't looking for me because you saw me do miracle. Hindi niyo ako sinusundan. Hindi kayo sumusunod sa kasi ang daming tao eh, libo. Sumusunod sa kanya. Pero nakita ni Lord Jesus Christ, I tell you the truth, you aren't looking for me because you saw me do miracle. You are looking for me because you ate the bread and were satisfied. Yun ang dahilan. Kaya pumupunta kayo sa church. Parang ganun ang sinasabi niya. Dahil nakakakain kayo. Dahil sa mga material na bagay. Dahil lamang sa mga temporal na bagay. Dahil may crush ka lang doon. Dahil gusto mo lang talaga ng makakausap. Dahil gusto mo lang talaga ng banding-banding. Maganda naman. Pero sabi niya, you aren't looking for me because, yan, do miracle. Kasi yung miracle nga, sabi ko sa inyo, hindi nila sinisiyasat yung klase ng miracle na ginawa ng Panginoon. Na yung miracle na yun, no one can do. Only by God. Na nagpapahayag yung mga miracle na yon. Ito na ako. I am the Messiah. Ako na yung hinihintay ninyo. Dahil nakapokus sila dun sa material things, hindi nila na-recognize si Jesus. Kaya po, ganun din yung pagpumunta tayo sa church, kapag temporal things, material things, hindi spiritual ang reason mo, hindi natin ma-recognize si Jesus Christ. Hindi mo mararamdaman ang presensya niya kahit nagpupuri ka. Yan ang tinuturo ng Panginoon. Dapat right reason. Kaya sa bahay pa lang, I encourage each one of us, Lord, pagpunta sa bahay, pupunta pa lang sa church, Lord, siya sa atin niyo po ako. Mayroon ka nakikitang karamihan at hindi tama sa puso ko. Huwag mo kong hayaan pupunta sa church na may karamihan pa, patawarin niyo po. God is a forgiving God. Dapat tandaan mo na ang Diyos ay mapagpatawad. Hindi lang sa loob ng church, kahit dun sa bahay mo. If you open your heart, Lord, siyasatin mo ako. Kasanayan natin yun. Exercise natin yun. Huwag kang pupunta na marumi puso mo sa Panginoon. Kasi sila Abraham, bago lumapit sa Panginoon, hinuhubad talaga nila yung sandals. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi sila lumalapit.
Bawal tumuntong sa presensya ng Diyos na marumi, may karumihan. So sa bahay pa lang, Lord, search me. Hindi ko alam, baka may nagawa pa kung hindi ko nahingin ng tawad. Baka may nagawa pa akong kahit maliit o malaki, sinadya ko man o hindi. Patawarin niyo po ako. Baka mayroon po akong mga salitang binitawan sa aking kapwa na hindi tama. Pinawawalang bisa ko po yun sa pangalan ni Jesus. Amen? That is how. Ganun po yun natin ini-enjoy. O, pagpasok mo sa church, ramdam mo yung gaan ng buhay. Kasi ang kasalanan ang dahilan bakit mabigat ang ating pakiramdam, mabigat ang ating buhay. So sa bahay pala, nagpapalinis tayo. At pagpunta mo rito, handa ka na. Magandang reason. Bakit ako pumunta doon? I will worship God. I will serve God. Amen? Alalayan ko yung mga medyo hindi na makalakad doon, na makatulong ako. Makaupo sila ng maayos. Makapaglingkod sila. Makapaglingkod tayo. Makapagsamba tayo. At pag sumamba ako, itutudo ko. Hindi ako magtitira. Dahil hindi natin, we never know about tomorrow. Sabi nga doon eh, hindi natin alam. Sabi doon, pag nag-goodbye tayo, hindi natin alam kung yan ay huling goodbye na. Amen? Kaya pag bumabati tayo sa ating kapwa, talagang sincerely, taos sa puso. No? Kaya ginagrab na natin yun kasi baka hindi na natin masabi, God bless you po, I love you with the love of the Lord. Baka hindi mo na masabi yun eh. Maraming lumabas sa bahay na hindi na nakabalik. Ha, minsan hindi natin nakikita yung halaga nun. Na minsan napopokus tayo dun sa mga problema, sa trouble, sa halip na, oy sis, Brad, kumusta ka na? God bless you, ha? I love you with the love of the Lord. E kung kinuha ka na bigla, salamat, nagawa mo yung mga bagay na, di ba? Nakita niyo po, be sensitive. Napakahalaga, maraming tayong magawa. Huwag nating hayaan. Sabi nga eh, don't give the devil a chance. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng Diablo. Hindi kanya sasantuhin. Talagang nanakawan, papatayin, wawasakin kanya. Ayaw niyang maging makabuluhan ang mga ginagawa natin. So, let's value God's word. Kaya ito po, sa Panginoon, maraming sign seeker, sunod ng sunod sa kanya, sa panahon natin ngayon, punta ng punta sa church, pero hindi tama yung kanilang dahilan. Hindi spiritual. Dapat spiritual. At bago pa lang tayo pumunta, sa bahay pa lang, nakapagpalinis ka na sa Panginoon. Amen? Amen? Hindi lang, kumbaga kung babae, magme-makeup ka. Habang nagme-makeup ka, Lord, sama mo ang pagpapaganda sa puso ko. Dinisin niyo po yung puso ko. Pagdating ko roon, magaang. Magiging blessing ako doon. Hindi mabigat yung buhay ko. Palapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah! Ito po yung pang-apat na naglilingkod ang Panginoon despite ng mga word twister. Ito, mabigat din po ito. Na pag naglilingkod ka, may nakikita kang ang buhay niya taliwas sa salita ng Diyos. That is word twister. Maraming tinuturo, be humble, man, be kind, submit, be teachable. Tinuturo yan. Man, be a forgiving person. Huwag ka magtatanim ng galit at ang tao still nagtatanim pa rin ng sama ng loob, galit, nakatuon pa rin sa problema, hindi pinapairal pa rin ang pride, nagiging mayabang pa rin. So, ang tawag doon, word twister. Kasi hindi ganun ang sinasabi ng Panginoon. We read and meditate the word of God para i-apply natin sa buhay. Be humble. Be holy. Be teachable. Submit. Be strong and courageous. Be a forgiving person. Maraming tinuturo. I-apply natin lahat yun. Pag hindi, tayo ay nagiging bored, twister. So nakita ng Panginoon yon na ang mga tao ay word twister. Hindi nila tinatayuan at pinapamuhay talaga yung salita ng Diyos. Tinutwist nila. Hindi nakikita sa buhay. Amen? God wants us makita sa buhay natin yung mga binabasa natin, yung naririnig natin. So yan po. Kaya ang tabang niya ng Panginoon, then the evil people began to argue among themselves. Tingnan niyo po, ang mga word twister, mahilig sa argue. Yan. Tinutwist nila. Sabi nila, how can this man give us flesh to eat? Nung sinabi ng Panginoon na, unless nakainin ninyo ang aking katawan at inumin ninyo ang aking dugo. Ha? Hindi nila naintindihan ang ibig sabihin nun na iaalay niya ang buhay niya doon sa cross at mabububo doon yung aking dugo
para sa kabayaran ng inyong kaligtasan, ng inyong kasalanan at matamo ninyo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito kanila, sabi niyo, sabi ng Panginoon, mababasa niyan sa mga ilang verse. Ito sagot nila, how can this man? Kaya binubulong niya, paano natin kakainin yung laman niya? Paano natin inumin ang dugo niya? Noon pala marami ng marites. Sabi na ganun. Nakita ng Panginoon. Walang maitatago sa Panginoon. Amen? Kaya don't be like a word twister. Ano napakinggan mo, ipamuhay mo, i-apply mo sa Panginoon. Do not doubt. Kaya makikita mo yung biyaya sa buhay natin. The Word of God is a medicine. The Word of God will bless our life. It will guide, it will strengthen us and give victory sa ating Panginoon. Ayan, sabi, basahin po natin ito sabay-sabay. We are called to serve God well by following the example of our Lord Jesus Christ. So tayo po ay tinawag para maglingkod sa Diyos ng maayos, tama, sa pamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng ating Panginoon. Tingnan niyo po si Jesus Christ. Pasan-pasan niya yung ating cross. Lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng kahihiyan natin, lahat ng mga itinatago nating masama, kahalayan, bit-bit niya dyan. Kaya once na ikaw ay manampalataya sa Kanya, truly you are forgiven. Amen. Kasi malinis ang Kanyang dugo. Wala na makakapagligtas sa atin, only God. Iniwan niya, bumaba siya para magkatawan tao sa iyo at sa akin. Ganun niya pinadama yung pagmamahal at ganun niya pinaghirapan yung kaligtasan mo at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin si Lord bilang pasalamat. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya. We are called to serve God well by following the example of our Lord Jesus Christ. Ito po yung ating pinag-aralan. Sa kabila ng lahat, we must serve God. No? Despite of, God wants us to serve God well, despite of. And ang tanong natin, how? Paano tayo maglingkod ng how to serve God well despite of? Ito yung number one, serve God with all your heart. Yan po yung ating pinag-aralan noong karaan. Yan po ay lima. Tatapusin natin to. Serve God well, serve God with all your hearts. Sabi diyan, yan ang sinabi diyan, serve God with all your hearts and with all your souls. Yan. Sabi diyan, never feel unqualified to serve God. Huwag mo sabihin hindi ka, dito po, gusto ko malaman ng bawat isa, lahat dito ay pwedeng maglingkod sa Diyos, kahit sino ka pa. Kahit anong sama mo, kahit anong dumi mo. Amen? Never feel unqualified to serve the Lord. God looks at your heart, not your past. Yung past, forget the past. Kahit sino pa tayo. Gaano pa karamihan, si Lord po nakatingin sa puso. Nakikita niya, pag yan ay nagpapakumbaba sa Panginoon, nagsisisi, nililinis niya yan. Ang malinis sa puso, may karapatan maglingkod sa Panginoon. Kaya kung gusto mo maglingkod, humble yourself. Ipalinis mo puso mo. Kalimutan mo yung nagawa mong matinding nakaraan mo. The real beauty is in the heart. Amen? Tingnan niyo po. The real beauty is in the heart. Wala sa mukha. Di ba? Huwag mong titingnan ang kagwapuhan, kagandahan ng tao sa mukha. Puso ang tinitingnan ng Diyos. As a believers, puso din yun. Kaya pag naglingkod sa Panginoon, hindi mukha ang tinitingnan niya. Hindi ito pagwapuhan at pagandahan. Ito po si Lord ay yung pusong nagpapakumbaba sa Kanya. Kasi binabago niya puso eh. Binabago niya espiritu pag nagpapakumbaba sa Kanya. Ito yung pangalawa. How to serve God well despite of, serve God without fear. Walang takot. Sabi diyan, to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve Him without fear. So huwag tayo matakot. Maglingkod tayo ng walang takot. Huwag tayo matakot sa kaaway sapagkat tayo po ay nire-rescue ng Panginoon. At binibigyan niya tayo ng kakayanan. Amen? Na maglingkod sa Kanya without fear. Kaya ang tapang nanggagaling sa Diyos. Pwedeng duwag tayo. Pero pag naglingkod ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng tapang. Kaya huwag kang magsiserve na dahil matapang ka. No? Hindi obra yan tapang natin. Amen? Yung tapang na galing sa Panginoon.
Kaya tandaan natin, pag nagpakumbaba tayo, nag-serve tayo sa Panginoon, siya mismo nagbibigyan sa atin ng tapang. Amen? Hindi pwedeng duwag eh. Walang duwag na papasok sa langit. Kaya ang tapang galing sa Panginoon. Maglingkod ka lang, makikita mo, bibigyan kanya ng tapang. Amen? Because we are called to serve God. Sabi diyan, only fear the Lord and serve Him faithfully. Kung matatakot man tayo, sa Diyos lang tayo matakot. Huwag tayo matakot sa away, huwag tayo matakot sa kawalan, sa financial, sa problema, sa mga alalahanin sa buhay, partner in life, huwag ka matakot. Just trust God. Amen? Just trust God. Only fear the Lord. Sa Diyos lang tayo matakot at maglingkod tayo ng may katapatan. Amen? Sa Diyos lang tayo. Banal na pagkatakot. Paggalang sa Panginoon. Pangatlo, serve God well despite of. How? Serve God with gladness. Ang paglilingkod sa Panginoon, dapat tayo ay masaya. Amen? Hindi pwedeng malungkot. Amen? Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. Sabi ng Psalms 100 verse. Serve God. Kaya ang paglilingkod, hindi dapat malungkot. Hindi ka dapat, amen? Dapat masaya ka. Kaya nga, kung naiintindihan natin yung katotohanan, we can serve God ng may gladness. Amen? Kasi ang tao, maraming problema eh. E kung papasok niya, naglilingkod ka, problemado ka rin. Amen? Nakita natin yung, but if you know the truth, talagang may dahilan kung bakit tayo magsasaya. Sabi diyan, sabi dito sa Psalms 126 verse 3, the Lord has done great things for us. Ang Diyos ay may dakilang ginawa sa atin, lalong-lalo dun sa krus. And we are very glad. Kaya ang totoong nakaunawa, na-appreciate niya yung ginawa ni Lord Jesus dun sa krus, that is great things. At yan ang pinanggagalingan ng ating gladness. Kaya tayong masayang naglilingkod. Dahil lagi nating na-appreciate, na-recognize yung ginawa ng Panginoon doon sa krus. Yan. Ito, pang-apat, serve God with a willing mind. Alam niyo po yung willing mind? Ito yung open mind. Ito yung pure mind. Malinis na kaisipan. Yan po ibig sabihin ng willing mind. Tayo po ba may willing mind? It means malinis ang isip. Yan. Ibig sabihin dapat malinis ang isip. Kasi sabi doon, no sense to hide. Useless. Kapag nagtago tayo, kasi nakikita naman siya ng Diyos. Hindi natin nakita, pero nakikita ng Diyos kung malinis at yung ating kaisipan. So, serve God with a willing mind. Serve God with a pure mind. Ang sabi dyan, basahin natin to, pure mind, make a pure man. Pagka malinis ang ating isip, ginagawa niya malinis ang pagkatao mo. Ang Diyos ay naglilinis ng kaisipan. Pinapalinis natin sa Panginoon. Lord, help me. God wants us to serve with a pure mind, with a willing mind. Dapat pag naglingkod, malinis ang kaisipan. At pag malinis ang kaisipan, make a pure man. Yan. Panlima, serve God with pure conscience. Hindi biro ang paglilingkod, pero tinawag tayo para maglingkod. At ganitong klase yung paglilingkod. Serve God well. Serve God with pure conscience. Sabi dyan, I thank God whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did, ang mga ninuno natin na mga totoong nanampalataya. Naglingkod sila with a clear, with a pure conscience. Walang tinatago, malinis ang konsensya. Napatawad na Lord, nagpatawad na rin sa iba, at walang bagay na kinikimkim o tinatago sa kanyang puso. Ang konsensya ay malinis. That is how to serve God well. Serve God with pure conscience, despite ng mga pwedeng pagdaanan. Ito po yung sabi dyan, in this hope, I strive always to maintain the pure conscience before God and men. Sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, pinapanatili natin malinis ang ating konsensya. Kaya, pag nakaramdam ka ng dumi, ipalinis natin yun sa Panginoon. We must serve God with a pure conscience. So, ito na po yung ating, dito po tayo nagtapos ng nakaraan. Ito po yung pang-anim. Ano kaya yung pang-anim? How to serve God well despite na mga impossibilities, despite of storms, despite of sign seeker and word twister. How to serve God? Ano pong tinuturo sa atin? Number 6, ito po yung bago. Serve God acceptably with reverence. Maglingkod tayo ng katanggap-tanggap at may paggalang
sa Panginoon. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Hebrews 12:28, sabi diyan, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken. Pag tayo nanampalataya sa Panginoon, naglingkod sa Diyos, tayo po ay tumanggap ng kaharian, kingdom which cannot be shaken. Ganun katatag itong kingdom ng Diyos, cannot be shaken. Let us have grace by which we may serve God. Ayan. Serve God acceptably with reverence and godly fear, holy fear. Ayan. Serve God, accept. Dapat ang paglilingkod, katanggap-tanggap at may paggalang. Ganun po klase ng paglilingkod. Ang nais ng Diyos. Yan po yung serve God well, despite of. Ano pong sabi? Sabi dyan, basahin po natin to. Godly fear and reverence needed to? Yun, kaya pala. Bakit kailangan katanggap-tanggap at may paggalang? Because godly fear, yung holy fear and reverence needed to please God. Hindi malulugod si Lord pag walang paggalang, pag walang holy fear, walang banal na pagkatakot sa Panginoon, hindi kalulugdan ng Diyos. Anin mo ang paglilingkod na hindi kalulugdan, useless yun. Ayaw ng Diyos na suntok sa buwan tayo. Alam niyo po yung suntok sa buwan? Sabi ko nga, pag heavyweight ang boxing, bawal na ang mga suntok na hindi tatama. Pag heavyweight kasi hanggang ano lang yan eh, mga hanggang 3, hanggang 5, 6. Pag umabot yan ng mga 12, laglag ang mga tuka niya. Hirap na sila kasi heavyweight yun. Kaya ang mga heavyweight, kailangan ang mga suntok sigurado. Pag yan ay sumuntok at hindi tumama, ang bilis nilang mapagod at manghina. So yan din po sa paglilingkod sa Diyos. Pag ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi kalugod-lugon, suntok sa buwan yan. Kaya tayo nakakarandam na tamad na ako malingkod, na dismaya ka na sa paglilingkod. But praise God, tama ang salita ng Diyos. Amen? Sa haba ng panahon, sa dami ng mga storms, sa dami ng mga sign seeker, impossibilities, sa dami ng mga word twister, still, we are happy in serving God. Amen? Haabuti na ng puti ang buhok natin, masaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Despite of, basta maglingkod tayo ng tandaan natin yung mga how to serve God well, despite of. Kaya hindi na tayo nag-excuses. Anong tawag sa excuses? Ayun. Huwag na magpalusot. Kill your excuses. Patayin na yung mga palusot. Amen. Serve God well, despite of. Serve God acceptably with reverence. Para kalugdan tayo ng Panginoon. Ito po sabi, reverence, yung paglilingkod na may paggalang sa Panginoon. Reverence is a response to God's greatness, power, holiness. May apat na naman kayong tatandaan. Ano yung reverence? Serve God with reverence. Reverence is a response to God's greatness, power, holiness, mercy. Yung mga naglilingkod pala na may paggalang sa Diyos, yun pala ay pagtugon nila sa kadakilaan, kapangyarihan, kabanalan, at habag ng Diyos. Kaya pala, ganun ang paglilingkod niya. Matinding paggalang sa Panginoon. Maraming naglilingkod na walang paggalang sa Diyos. Hindi nila na-appreciate yung greatness. Hindi nila na-appreciate yung power, holiness, and mercy. Yun pala yun. Kaya sa mga naglilingkod, God wants us to serve with reverence. Paano mangyayari yun? Dapat ma-appreciate natin yung greatness, power, holiness, and mercies of God. Sapagkat reverence, ang totoong reverence, paggalang, yan ay pagtugon sa kadakilaan. Kaya may mga paggalang sa Panginoon, ito yung sinasabi niyang talagang dakila ang Diyos sa buhay niya. Talagang makapangyarihan ang Diyos sa buhay niya. Talagang ang Diyos ay banal. Talagang ang Diyos ay mahabagin. Yan po yung, dyan ang gagaling yung reverence. Hindi siya gawa ng tao, basta paggalang lang. May pinanggigilingan siya na tama. Amen? Palapakan natin si Lord doon. Hallelujah! Ito, pampito, last. Serve God well despite of. Pampito, serve God with, sabay-sabay po tayo, serve God with all humility. Alam niyo po, si Jesus Christ
ang pinakamatinding halimbawa pagdating sa humility. Importante po yan. Sa mga totoong nanampalataya sa Panginoon, if you are truly believers of Jesus Christ, the humility spirit of God be upon us. Nagkakaroon tayo. Actually, lahat tayo mapag-pride. Lahat tayo mapagmataas. Lahat tayo. But praise God. Salamat sa Panginoon. Ganong kadakila yung pag-ibig ng Diyos. Ganong kabuti ang Diyos. Once we hear the word of God, the gospel, the good news, pinaniwalaan mo, we will learn to humble ourselves. Talagang nawawasak yung pride. Kasi ang pride, hindi yan sa Panginoon, sa diablo yan. That is the spirit of Satan. Mapagmataas. Kaya ito po, tinuturo ng Panginoon, serve God well. Maglingkod kayo ng maayos at tama despite of, papaano? Serve God with all humility. Sabi po dyan, serving the Lord with all humility. Sabi ng Acts 20:19, serving the Lord with all humility, with many tears and trials, which happened to me by the plotting of the Jew. Sila Pedro, sila Pablo, naglingkod sila with humility. Napakaraming pagluha, napakaraming trials na nangyari sa kanila dahil sa mga pagbabanta. Ganun yan eh. Pag naglingkod ka, may mga pagbabanta. Sa Panginoon, lalo pag nagpastor ka. Hindi na kami aatin dyan. Mararanasan yan. Marami ang mga nagbabanta. Hindi na kami susupport. Kaya pag hindi mo alam ang salita ng Diyos at pastor ka, nako, bibigay ang isang, kahit pastor, bibigay. But if you know that God ang tumawag sa iyo, sagot ka niya. Amen? Na nakalimutan ng mga tao na tawag ang Diyos ng mga lingkod para i-bless ang tao. To help them maging secured ang buhay. Amen? Malaman ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang nagpapalaya sa tao, sa kasalanan, sa mga bisyo, sa pagkagapos ng kahalayan. The Word of God na pinapakinggan natin at pinaniniwalaan niya na nagpapalaya sa atin sa maling buhay, maling kaisipan, maruming buhay. Amen? Na yan po, serve the Lord with humility. Kaya pag naglingkod sa Panginoon, hindi biro. Grabe ang hurt sa Panginoon. Kahit sa mga apostol, sa lahat ng mga naglilingkod kasi, ayan, many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jew. Yung mga kontra sa Panginoon. Yung mga hindi totoong nanampalataya sa Panginoon. Talagang dadaanan mo dyan ang tears and trials, mga pagbabanta. Amen? But praise God, our church, sa May 28, sa katapusan ng Sunday natin, 17 years na siya. Amen? Na salamat sa Panginoon na talagang God is great, hindi nagpapabayaan Diyos. We are still standing our church despite of because God is great. Amen? Kaya po, mamaya ilalabas yun ni Kuya Jello. Yun yung ating tema. Talagang hiningi ko sa Panginoon. We are celebrating 17 years celebrating God's greatness. Talagang God is great. Kahit na marami tayong tinanggap na pagluha at trials at pananakot. But God is a great God. Amen? Siya tumawag sa iyo, hindi kanya. We are called also to serve God. Kaya hindi tayo dapat matakot sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Na kahit na yung mga susuporta sa iyo ay hindi nasusuporta sa iyo. Fear not. Amen? Diyan mo lalo makikita na talagang totoo ang Diyos. God is a great God. Amen? Palapakan po natin si Lord. Mahalaga po ang humility. Sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, serve God with humility. Mamaya, maintindihan natin kung gaano kahalaga. Bakit ganun? Kasi ang ating Panginoon, siya po ay, ang kanyang espiritu is humility spirit. Talagang napakapakumbaba ang Panginoon. Alam niyo ba ang halimbawa ng humility? Yung pinapain sa pangisda, yung bulate. Yung bulate, kapag ang bulate ay ginalaw mo, titiklop lang po yun. Parang tupa.
Pag ginalaw mo ang tupa, iyak lang yon. Walang reklamo. Nakakita na kayong kinakatay na tupa? Iyak lang po yon. Maawa ka. Ganun po ang Panginoon. Ganun po ang humility. Parang bulate. Pag ginanon mo, iklop lang yon. Wala na. Nahati mo na siya. Ganun lang yon. Pero kapag ang ahas ay na-corner mo, huwag mong kukornerin ang ahas. Hindi siya talaga nangangagat. Hindi siya takot sa tao. Ay, umiiwas siya sa tao. Pero pag na-corner siya, talagang na serve God with humility. Dapat nakita natin kung gaano kahalaga ang humility. Kaya mahirap. Hindi biro ang paglilingkod. Kasi magtuturo ka, magsasaway ka, magtutuwid, sishare ka. So pag hindi uod yan, kakagating ka pa no? Masasaktan ka pa. Kaya napakahalaga nitong paalala. Dinanas ng Panginoon yan. He served God well, despite of. He served God with all humility. Kaya nun sa huli, Ama, patawarin niyo po sila. Kahit na sisinaktan. Pag naglingkod tayo ng humility, hindi tayo okay lang tayo na masaktan. Kahit masaktan. Kasama na yan. Amen? With humility. Ano po sabi? Ito po, basahin natin. 1, 2, 3. Humility is concerned with what is? Pag may pride, ano? Who is right? Ayun. Pag may pride, who is right? Pag may humility, concerned with what is right? Ano ba talaga ang tama? Kaya masarap kausap yung may humility. What is right? Yan po ang humility, ganun kahalaga. Kaya ang Panginoong Jesus, hindi siya nahirapan. Kahit mahirap, na may joy, may tagumpay siyang nagtapos. Para ganun din sa atin, na maglilingkod tayo, magtatapos tayo na may joy at matagumpay. If we serve God with all humility, papaunawa po natin, napakahalaga po ng humility. Ito po, sabi dyan, reason to strive for humility. Anong dahilan, kapatid? Ano ba ang reason para pagsikapan natin? Gusto ni Lord, pagsikapan natin. Situate na maglingkod tayo ng may pakumbaba. Ano bang dahilan ng humility? Gaano kahalaga ang humility? Number one, humility allows us to fully submit to God. So ang humility, ito po ang nagpapahintulot sa iyo at sa akin para magkaroon ng fully submission sa Panginoon. Kaya pag may humility, pag naglingkod yan, mayroon niyang submission. Napakarami na po ngayon naglilingkod, walang submission. Kasi walang humility. Hindi mo ma-enjoy ang paglilingkod. Jesus Christ, kahit mahirap na na-enjoy niya, nagtagumpay. Dahil may humility. Humility allow us, ipapahintulot mo to fully submit. Magsasubmit ka sa Panginoon. Amen? Hindi mahirap ang magsubmit. If there is humility. Amen? Kaya pinagpipray natin, Lord, alisin mo po. Sabi nga natin, eh, pride dumiter. Pag nakita mo sa sarili mo na parang may pride ka, magpakumbaba ka na sa Panginoon kasi ang pride, ang palatandaan, nababagsak ka na. Amen? Pag naramdaman mo yun, kaya hinihingi natin ang tawad yun. Palatandaan natin yung pride dumiter ang tawag natin doon. Lord, parang nakapagmataas ako kanina. Sorry, Lord. Kasi alam mo, yun ang dahilan para bumagsak ka na. Amen? Binabagsak ng Diyos. God opposed the proud. Galit ang Diyos sa mapagmataas. Reason to strive for humility. Humility allow us to fully submit. Yan ang nagpapahintulot sa atin. Yan para tayo mag-submit sa Diyos. Pangalawa, humility help us to avoid the negative effects of pride. Kapag may humility ka, yan ang tumutulong sa atin para maiwasan natin yung negative na effect ng pride. Grabe ang pride. Matindi ang negative effect niyan sa buhay ng tao. Wasak ang buhay ng tao if there is pride. Bagsak talaga ang buhay ng tao. Amen? Kaya Lord, alisin mo sa amin ang mapagmataas. Ikaw nga, Diyos, nagkatawan tao, tinanggap mo pa ang maging alipin. Tinanggap mo pa ang ipako sa krus. Even though He is a powerful God. Humility help us to avoid the negative effects of pride. Number three,
Humility keeps us from sin. Ganun po kahalaga yung humility. Humility keeps us. Siya yung nag-guard. Siya yung nagde-depend sa atin. Siya yung nag-care sa atin mula sa kasalanan. Amen? Kasi ang kasalanan is mapamwasak, mapanira ng buhay. But ang, kung ikaw ay may humility, yan po ang nag-guard sa atin, nagde-depend sa atin. Yan po ang nag-care sa atin para sa kasalanan. Kaya be humble always sa Panginoon. Amen? God wants us to be humble. Amen? Actually, yung humility na exercise natin na yan, kapag tayo totoong nanampalataya, you will humble yourself before God. Panginoon, patawarin niyo po ako. Hindi ko alam yung katotohanan. Nagpapakumbaba po ako. Sinusuro ko po yung aking buhay. I will serve you. I will obey you. Turuan niyo po ako. Lahat na makikita natin sa dinaanan na natin yan. Pagyamanin natin yung humility. Reason to strive. We must strive for humility. Serve God with all humility. Humility keeps us from sin. Ito po yung pang-apat. Humility increases our gratitude. Pinauunlad niya ang pagiging mapasalamatin. Di ba? Tayo po ba yung nagpapasalamat sa buhay? Amen. Alam niyo po, kapag ikaw ay nagsimula ng totoong nanampalataya sa Panginoon, maging mapasalamatin ka. Amen. Ano mang meron ka, di ba? Pag may binigay sa iyo, di ba? Pag may binigay sa iyo, uy, salamat ha. Ano to? Ay, tamtax? Ayaw, magagamit ko ito sa ano. Hindi yun. Di ba? Pag wala kang humility, binigaw. Ano to, tamtax? Ano to, luluhuran ko? Masakit pa to sa munggo ha. Amen? So, ang may humility, mapasalamatin. Amen. God wants us, amen, na tayo po ay maging mapasalamatin. Kasi hindi naman tayo pababayaan ng Diyos eh. Kaya whatever meron ka, hindi natin kailangan magreklamo. Just trust God, obey, and pray sa Panginoon. Amen. Si Lord talaga nagbibigay. Kaya importante po nakatingin si Lord sa heart natin. Pag alam niyang ikaw at nagtitiwalang totoo, God wants to grant the desires of our hearts. Amen? God will meet every needs na meron tayo. Kaya kung ano meron tayo, masaya tayo. Enjoy what you have. Use what you have. Hindi tayo mapaghanap. Okay na yan. Pwede na yan. Ano meron? Salamat. Kasi yung iba nga, wala na eh. Di ba? So, napakahalaga ng humility. Pinagyayaman ng humility yung pasasalamat. Amen? Mapasalamat din tayo sa Panginoon. Panlima, humility gives us a desire to be kind. Grabe ang humility, no? Gives us a desire to be kind. Ito ang nagbibigay sa atin ng desire para maging mabuti, maging mabait, maging mahabagin, maging matulungin, maging maawain. Yan po yung humility. Kaya tayo nagiging maawain, matulungin, mahabagin, mabait at mabuti sapagkat ikaw ay may humility. Kaya napakahalaga po ng serve God with humility. Ayan. Ano po ang sabi? Tingnan niyo po. Anong ginagawa ng Panginoon sa mga mayroong humility, sa mapagpakumbaba? He guides the humble in what is right and teaches them His way. Teaches them His will. He guides the humble. Ginagabayan niya ang mga mapagpakumbaba in what is right, kung ano ang tama. Amen. Kaya pag mapakumbaba tayo, talagang magandang tinatahak natin. At hindi lang yon. And teaches them His will, His way. Tinuturo niya. Amen. Alam po ba natin ang kalooban ng Diyos? Pag mapagpakumbaba tayo, tinuturo ng Diyos kung ano yung nais niya sa iyo. Hindi niya tayo iniiwaan. Hindi tayo makukonfuse. God teach us His way. Amen. And ito po, James 4:6-10. Ito po, tandaan natin itong verse nito. God resists the proud. Ang Diyos ay laban sa pagmataas, but gives grace, gives blessing, gives support to the humble. Humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you up. Isang araw, itataas ka ng Panginoon. Sa lahat ng mga namumuhay ng may pagpapakumbaba at naglilingkod na may pagpapakumbaba, God will lift you up. In due time,
Walang mintis po yan. That is God's word. God never lies, kapatid. Sabi dito, humility leads to happiness because it makes you teachable. Yun ba yun eh? Yung mga natuturuan pala, kasi meron siyang humility spirit. Kaya siya natuturuan. Humility leads to happiness kasi makes you teachable, natuturuan ka. Yan po yung mga katangian para sa mga leader, sa mga lilingkod. Sabi dyan, humility is the foundation of leadership. Hindi matatag ang leadership pag walang humility. Hindi pwedeng naglilingkod na magmataas. Binabagsak ng Diyos sa mga magmataas. God opposes the proud. Amen? Kaya kailangan with humility, matibay ang leadership pag mayroong humility. Ang tatay, nanay, pag may humility, matibay ang pagiging tatay mo at pagiging nanay mo. Serve God with humility. We are called to serve God. Balikan ko po, bago tayo magtapos, sabi ng John 6, ito po yung text natin. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the word of eternal life. Panginoon, kanino pa kami pupunta? Meron pa bang iba? This is it. Nasa iyo na yung salita na magbibigay ng buhay, magbibigay ng kaligtasan. Hindi dahil nahirapan mabigat yung sinabi mo, atras na kami. Hindi. Marami kasing umatras. Pero siya, sabi ni Simon Peter, sumagot sila, Lord, meron pa bang iba? Saan kami pupunta? This is it. Hindi dahil nasaktan kami, hindi dahil na mabigat, nabigatan kami, sinabi, atras na kami. Inasa iyo yung salita na nagbibigay buhay. Yung hinahanap mo, nandito na. Yung hinahanap natin, nasa Panginoon na. Our church is the body of Christ. Amen? Ang ating, ang Panginoon sa church na ito, si Lord Jesus. He is the way, the truth, and the life. No one. Amen? Nabiligay na pangalan para sa ikaliligtas natin. Doon natin makikita na talagang sino ang totoong Diyos. Siya ay nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Pedro, this is it. Yun. Hindi sila tumalikod. Kasi sabi ng Panginoon dyan, tatalikod rin ba kayo? Atras na ba kayo? Kaya yung mga umatras, yung tumatalikod sa Panginoon, hindi nila nakita na this is it. Hindi nila na-recognize si Jesus Christ. Na-recognize nila Pedro na mga alagad na siya na nga yung Messiah. Siya na nga yung Diyos na nagkatawan tao. Siya na yung totoong Diyos na nagmamahal sa atin. Magliligtas sa pagbibigay ng walang hanggan. Meron pa bang iba? Wala na. So, this is it. Kaya anong ginawa nila? Anong kailangan natin? Ano po tinuturo niyan sa atin? Ito po yung tinuturo niyan sa atin. Katulad kila Pedro. Basahin po natin. 1, 2, 3. Commit. So, wala kang gagawin. Kaya sabi niya, this is it. Nasa iyo ang salita na magbibigay buhay. Meron pa bang iba? So, ito kami ngayon. Iko-commit namin yung aming buhay. Itong kailangan, kinumit nila ang buhay nila. Kaya po nagkaroon tayo ng mga apostol, 12 apostol. They commit their lives. They realize, they appreciate Jesus Christ. He is the true God. He is the true Messiah. Siya na ngayon inaantay nila. Wala nang iba. So ito nang ginawa. Ang response is commit. They surrender their lives. Kinumit nila ang kanilang buhay sa Panginoon. At gusto ko po kayong bigyan na, yan po ay acronym. Ito po, ano po ibig sabihin ng commit na yan? Yan po ang response. Kung tayo naniniwala na this is it, ito na yun. Huwag ka na magpadaya sa Diablo. Kailangan, this is it. Commit. I-surrender mo na yung buong buhay mo. Anong gagawin? Cut off. Ngayon. Cut off overall. Parang putuli na ang lahat ng mga balakin. Alinlangan. Putuli na yung mga doubt. Putulin na yung mga bagay na hindi tama sa buhay, sa isip. Ito na yan eh. This is it. Todo na to. Commit. Surrender mo na buhay. We are called to serve God. Serve God well. Fix your eyes on Jesus. This is it. So let's commit. Kaya sabi dyan, cut off overall. Kailangan mawalan. Lord, alisin mo. Hindi na, si Lord, palinis natin yan. Lord, alisin mo na yung mga bagay na hindi tama sa akin, yung sa karakter ko, attitude ko, yung lifestyle ko, yung laman ng isip at puso ko, yung pamumuhay ko, yung ginagawa ko na hindi tama, tanggalin mo na, Lord.
This is it eh. Ito na yan. Importante po pare-parehas tayo doon. Para na-enjoy natin. Maiksi lang ang buhay. Puti na nga ang buhok eh. Dati makapal yan, maitim. Ngayon wala na. Puti na, kulang pa. But because this is it. Still, we are still standing. I'm happy, we are happy in serving the Lord. Amen. Despite of. Kasi ito na yun. This is it. Meron pa bang iba? Meron pa akong pwedeng gawin na mas magiging masaya pa kaysa sa Panginoon? Wala na eh. We are here, still standing to serve God. Amen? So, ito yung kailangan natin. Kailangan may action. Pag nakita mong, this is it, commit. Commit na. Bakit may pabagal-bagal mo? Bakit pinipigilan ng sarili? Bakit hindi tumututo? Sabihin, hindi pa this is it. So, dapat makita natin yan. If this is it, commit, cut off overall. Ano sabi diyan? Make Jesus your satisfaction. So, hindi na pera, hindi tao, hindi sino man. Ang kasiyahan ko si Kristo. This is it. Wala nang ibang magliligtas sa atin. At yan ang kinikilala nating Diyos. Amen? This is it. So, let's commit our lives. Make Jesus your satisfaction. Let Jesus make your motivation, encourager. Kaya tinitinan natin ang Panginoon. Let's grow in the knowledge about Jesus Christ. Let's grow in the knowledge about God. Kilalanin natin yung ating Diyos. Alamin natin, siya yung ating maging motivation, encouragement, at siya yung ating immovable truth. Siya yung katotohanan na hindi na matitinag. Amen? Wala nang iba, sabi ni Pedro. Meron pa bang iba? Wala na. So, let's commit. Cut off overall. Make Jesus your satisfaction, motivation, immovable truth sa buhay natin. Ayan. So, ito po, serving God well. Dito tayo magtatapos. Ito po, tinawag tayo to serve God well. Maayos, tama na paglilingkod. Serve God well despite of impossibility storms, despite of sign seeker, despite of word twister. Wala nang dahilan. This is it. Cut off lahat ng mga balakin. No, despite of serve God well, kapatid. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat sa Panginoon. Palapakan natin si Lord, kapatid, sa mga paalala sa atin. Ma-enjoy natin ang paglilingkod sa Panginoon. Kakataon upang maikomit yung buhay natin para sa ating Panginoon. And let us desire na, Lord, nais ko na buksan yung puso ko, Panginoon, upang maglingkod sa iyo, gamitin yung buhay at makilala ka pa, Panginoon. Yes, Lord. Kaya, Church, let us grab this opportunity na makapagpuri sa ating Panginoon. Pagpapalit pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman may di kita ipagpapalit.
pagpapalin, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon, kahit kailanman, kailan may di kita ipagpapalin, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y ialay, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat aming Ama sa araw na ito, sa paalala, Panginoon, na Lord, binigay mo ang buhay mo. Ikaw ay Diyos na nagkatawan tao, naging tunay na tao, bagamat ikaw ay tunay na Diyos. Ikaw ay nagkatawan tao at naging tunay na tao sapagkat nais mong bayaran ng iyong banal na dugong malinis ang aming mga buhay para maging sigurado, maging tiyak ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapakumbabang spiritong pinakita sa amin. O Diyos, na hindi mo lang kami, hindi mo ginamitan ang kapangyarihan para iligtas kami. Sinakripisyo mo ang buhay mo. Tiniis mo ang lahat ng hirap, binatamong bigat, Panginoon. Help us, Lord, to understand, O God, yung kaligtasan ginawa mo sa amin. Na sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Yesus, ay hindi kami mapapahama kundi meron kaming kaligtasan at tabuhay na walang. Tinawag mo kami na manampalataya para maglingkod sa iyo, aming Ama. Gamitin ang aming buhay, Lord, maglingkod ng tama, serve well, despite of, Panginoon, wala kami magiging dahilan sa iyo. Despite of impossibilities, storms, sign seeker and word twister, ano pa ba, Panginoon, ang magiging balakin? We will serve you well. Yan ang tinawag mo sa amin. Jesus Christ is our great example in serving you. We give you praise, O God. Thank you, Lord, na pinili at tinawag mo kami, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Habang buhay, hindi isang linggo, hindi isang buwan, isang taon, dalawang taon, sampung taon. Habang buhay, papupurihan ka namin sa lugar na ito. Habang buhay, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Habang buhay, mamahalin ka, Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig mo sa amin ay lagpas hanggang langit, Panginoon. Hindi ka nagbago, nagbago man kami, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Pinagkatiwala po namin sa iyong aming buhay. Salamat, Lord. Wala namang iba na pwede ba makapagbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. This is it. That's why, Lord, help us to have a right response and decisions to follow Jesus, to commit our lives, Panginoon. No turning back, O God. Help us, Lord, today. Cut off everything that's not pleasing before you in our lives, O God. Jesus Christ, be our satisfaction. Be our motivation. Be our immovable truth. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Alam niyo po ang kalagayan at buhay ng bawat isa. Katagpuin niyo po. Igawad mong habag at grasya mo. Igawad mong kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Tulungan mo kaming mamuhay na may kabanalan. Totoong makita ka sa aming buhay, Diyos. Salamat po, Panginoon.
paglilingkod na walang atrasan, Panginoon. Muli, kinukomit namin ang aming buhay sa iyo. We surrender our lives, O God. Use it, Lord. Tulungan mo kami na makapag-abot ng maraming kaluluwa. May share namin ang katotohanan, ang mabuting balitang ginawa doon sa krus. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain mong lahat ng nandito, yung aming mga bisita, Panginoon, pagpalain niyo po sila, katagpuin mo. I-bless mo ang kanilang buhay. I-bless mo ang kanilang pamilya. Prosperity, good health, and long life sa lahat na nandito. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa habag at grasya at kapatawaran. Salamat sa pagbabago ng aming buhay. Hugasan mo kami minsan pa. Pagkabanalin mo kami. Purify our hearts, our souls, with the precious blood of Jesus. Purihin ka, Panginoon. We will serve you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Father God. I love you, Holy Spirit. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen, amen. Sige po, tayo po ay dadako sa ating communion. Amen. So every first Sunday of the month is our communion. Amen. At ginagawa natin ito according to the Word of God. Sabi nga, to remembrance of me. Amen. Sige po, mayroon na po ba ang lahat? Amen. Itaas niyo po ang tinapay. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. For I receive from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body." Yan daw po ay katawan ni Kristo, which is for you. Do this in remembrance of me. Father God in heaven, we give you praise sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong Panginoong Jesus, sa iyong katawan na ibinigay doon sa krus. Pinahirapan ng gusto. Nagbata ng sobrang hirap dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsakripisyo ng iyong katawan sa amin. Na dahil sa iyong mga sugat, kami ay nagsigaling sa aming mga karamdaman, lalo na sa espirituan. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat po. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Let's partake with thanksgiving in our hearts. Taas po natin yung kopa. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood." Bagong kasunduan sa aking dugo. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Father God in heaven, we give you praise. Salamat muli, Panginoong Jesus. Di lamang sa iyong katawan, kundi sa iyong dugo na nabubudon sa krus na naghugas sa sobrang karamihan namin, sa lahat ng kasalanan namin, upang kami ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Jesus. Purihin ka. We love you, Jesus. Let's partake with thanksgiving in our hearts. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po sa iyong pag-ibig. Ipinahayag doon sa krus, pamagitan ng buhay ng aming Panginoong Jesucristo. At ngayon, kasakasama ka namin. Tinutulungan mo ang lahat na nagtitiwala sa iyo sa pamagitan ng banal na Espiritu na nagahari sa amin. Be with us always. Thank you, Lord, sa umagang ito, sa araw na ito, na muli sa pagkakataong binigay mo sa amin para maitama ang mga mali sa buhay, para mamuhay ng tama, maglingkod ng tama. Salamat po sa kabanalan mo na ibinigay sa amin. Purihin ka in Jesus' name. Amen, amen, amen. Sige po. Tayo po'y dumako sa ating paghahandog sa Panginoon. Dala ba natin yung ating mga pasasalamat sa Panginoon? Yan po yung ating mga online giving. Yan. Our account. Yan. Account number. Yan. Sa mga nasa online. Yan. Sige po, itaas po natin yung ating mga handog sa Panginoon. Father God in heaven, we give you praise. Thank you once again for the opportunity to share, Lord. Ipahayag ang aming mga pagmamahal, aming pananalig sa iyo, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang mga trabaho, tanap buhay. Patuloy niyong bigyan ng magandang kalusugan. Proteksyonan niyo, Panginoon, laban sa COVID,
laban sa kasamaan, Panginoon, ang bawat isa, maging ang aming pamilya. Ingatan, pagpalain niyo po. I-bless niyo po ang mga trabaho. I-promote niyo po sila sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Ayun po yung ating box. Nandun po yung ating box. Ayan. Ayan.